Magandang araw sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas at nandito sa kwan. Tayo po yung natanong lang ng mga kaibigan natin ha, na yung ating pagta-travel, ito po yung kailangan po natin sagutin yung mga tanong nila. Ito po yung mga tanong nila. Ako nga pala po si Evan Maristela, Tubong Batangas, Batanggenyo. Taga-Taal po ako, Taal Batangas. Ito po yung mga tanong sa atin. Departure Saudi to Manila. Ayan po, travel route and travel time. Yan po yung mga tanong. What is your destination? Give the exact travel time or just the estimated time. Yan po. Modes of transportation, use and travel time in each transportation. Ayan po yung mga tanong sa atin, na mga kaibigan natin, na kailangan nating sagutin. All the transportation, the interview here, interduration of travel. What airlines company did you use? When you travel going to your destination, what transportation did you use? When you go to the airport going to your destination, ayan po, classes of accommodation you use when traveling. For example, business class, economy class. Ang sasagutin ko na po ito, economy class po, kami pong mga OFW. Lagi po yan, economy class. How to the ticket was bought or book. Kailangan po lagi natin nakabook. Kailangan po natin yan. Bago po umuwi kayo mga isang buwan, kailangan nakabook na kayo. Bago po dumating yung araw ng ang inyong pag-uwi, kailangan po may ticket na kayo, may kona. At marami po tayong kailangan ayusing papel. Ayan po. Sa ating pagta-travel. Unang-una po, siyempre, ito pong ating passport. Kailangan po natin. Ang una po ang ating gagawin ay kukuha tayo ng ticket. Kukunin po natin kung anong airlines ko po tayo, kung alin po yung mas mababa. Yun po ang siyempre yun po lagi ating hinahanap, kung alin po mas mababa na airlines na ticket ha. Yung ticket natin. Ang nakuha ko po ay itong Doha Qatar. Qatar Airlines. Ako po yung nag-Doha, Qatar. Riyadh to Qatar, alas 4. Alas 4 po ng hapon. Tapos alas 5:30 nasa Qatar po ako. Nag-antay po ako sa Qatar ng hanggang umaga. Nakasakay. Tapos dumating po ako sa atin sa Pilipinas ay 8:45 ng gabi. Nakalabas po ako sa kwan siguro mga alas 12 na. Bago ako nakalabas, nag-antay pa po sa kwan. Marami po pong kailangan na kwan na gagawin para siyempre bago tayo makapila sa ating paglabas ay maraming kailangan papeles natin para sa kawan sa ating ang unang-una po ay ito ay gusto ko munang sagutin yung tanong sa akin na kung anong purpose ng aking pagpunta dito sa Saudi para po sa pamilya, para sa mga anak, para sa asawa, sa mga anak na nag-aaral, kaya po ako napunta dito, naghanap buhay, nagtrabaho. Ito nga po ay ang kailangan po natin, ang titingnan po ng
ng airport dito sa Riyadh sa pag-uwi natin ay siyempre kontrata. Kailangan may kontrata tayo. Kontrata, ticket. Ticket natin. Kung anong airlines kayo, hindi ko wala. Basta yun lang ang aking masasagot sa inyo. Kung anong airlines. Ito pong ating swab test. Kailangan. Ang ating kontrata. Kontrata po natin. Kailangan natin kontrata. At itong One Health Pass. Kailangan po yan sa airport. At itong visa natin, visa re-entry, exit re-entry visa natin. Kailangan po yan. Pagkawala po ko yan, ay di, hindi na rin po kayo makakabalik dito sa Saudi. Ito po ang mga kailangan natin. Gumugol po tayo ng oras, na mahabang oras. Kuha na rin po natin mga 10 oras. Kaya, iyon po ang may kukong ko sa inyo. Ay 2 oras po ang mula airport sa Manila, sa Naiya. Ay 2 oras hanggang sa amin sa Batangas. Ang ating ginugol na oras. Bali, gumugol po tayo ng oras ng kuha ng 10 hanggang kuha na ho natin ng hanggang 12 oras ang ating ginugol mula dito sa Riyadh hanggang Pilipinas na hanggang sa amin na sa amin sa Batangas. Ang mga 12 oras po. Yan po ang aking ginugol na oras. Medyo masasakit yung ating, siyempre nakukulang tayo. Ay, ito naman po yung pabalik naman natin sa Manila to Saudi. Ali po yung mga tanong din. Returning Manila to Saudi, travel route and travel time. Ganon din po ay yung sasagot. Isa rin po ang sasagot natin dyan. What is your destination? Give exact travel time or not just the estimated time. Ayan po. Isa rin po ang tanong, modes of transportation, use and travel time in its transportation. All the transportation utilized in here is inter-duration of travel. What airlines company did you use when you travel returning to your place? What transportation did you use when you go to the airport returning to your place? Yan. Pabalik, mga kuha natin na class, yun ganun din po. Klase ng ating airlines na sasakyan. Kung ano naman, travel documents, soft copy of cruising screenshot. Ay, lagi po namang copy ang ating documents sa papel. Kailangan nakakapuha niyan. Hindi po pa pwede na sa cellphone lamang. Siguro yung iba, hindi ko lang po alam. Pero ako po ang ginagawa ko po talaga ay lagi nang nakakapi yan. Ayan, mga, ito po boarding pass, COVID related. Ayan, meron po yan. Kailangan po talaga yan. Ito nga po. Ay sa pagbalik natin, kailangan din po uli ay ang ating kailangan po ulit natin ng ayan, yung ating vaccination natin na siyempre, kailangan po natin ang vaccine natin kompleto tayo bago tayo makauwi at makabalik sa Pilipinas. Yun din lang po, isa din lang po ang ating mga papel na kailangan. Ang pinagkakuan pala, ang pagbalik po natin, kailangan na natin ng OAC. Yan po ang kailangan. Dahil hindi po tayo makakabalik ng Saudi, ng Riyadh, kung wala kayong OAC. Yan po ang kailangan natin. At ang ating, ito nga po, tayo ay nagpa-swab test uli sa Pilipinas. Ayan, ito po ay sakwan.
to Philippines Airport Diagnostic Laboratory sa may Paranyari po ito. Paranyari po, nakakasakop dito. Saka itong kailangan po natin ang arrival registration sa ating pong apps. May apps po dito sa cellphone ng arrival registration para sa kung tawagin po ayon ay mukim. Mukim po ang kailangan. Kailangan po natin ng mukim dahil hindi po ako tayo makakalabas dito sa Riyadh kung wala kayo ng mukim. Ay tayo po ay dako ngayon sa Kuwan. Pag Kuwan dito, nakuha ko po ang aking ticket nung ako'y pabalik dito sa Saudi, sa Riyadh. Ay ang Gulf Air po ang nakuha ko na nakuha na Airlines, Gulf Air. Ako po ay sumakay sa Pilipinas ng 12:45 ng tanghali. 27 ng Abril na ako'y bumalik dito. Bali, ilang araw na ako nandito po. Makakabalik. Ito nga po, pagdating ko ng Kuwan, nang bago po ako nakaalis sa Pilipinas ay alas 2 na ng hapon. Yun po, delayed po ang aking flight. Kaya medyo mahaba-haba ang ating naging oras dito. At nag-arrive po tayo sa Bahrain po tayo. Nag-arrive ng 5:05 ng gabi, ng hapon. Nag-antay po tayo sa Bahrain ng halos 3 oras. 3 oras po tayong nag-antay sa Bahrain na papuntang Riyadh naman. O kapo ay sumakay ng Bahrain papuntang Riyadh 8:15 PM ng gabi. Dumating po ako dito ay 9:35 Bahrain to Riyadh. Kaya economy class din po ang ating flight. Ang ating aeroplano. Ngayon po, hindi ko na rin po kukuha sa Kuwan. Kaya, gumugol na rin po ako ng mas mahabang oras. Siguro po, inabot po ako ng Kuwan ng 15 oras bago nakarating dito. Kaya, nahirap po para sa aming mga OFW na mag-travel. Dahil marami po kaming kailangan ngayong kuhanin. Marami kaming kailangan i-access na papel para sa pag-uwi at pagbalik. Yun lang po may sasagot ko sa inyo. At muli ay maraming salamat po sa inyo. At pagpalain tayo ng Panginoon Diyos. Salamat po sa inyong lahat.